Hindi ba madalas yung mga ganun, ano, deal with the devil yun eh. Yung pinakamalapit daw kasi sa atin, daga. Sabi niya. Oo, sabi niya, pinakamalapit kasi sa atin, kuya, daga eh. Mag-isip? Parang lahat na nangyayari sa paligid, puro ano, business. Oh, kaya, ano din talaga, mag-tawag dito, magsipag ka ng sarili mo talaga kasi wala kang nidependan dito. Yung nakakatakot pag nag-iisip ng malalim talaga sa nangyayari sa paligid, kuya, no? Imagine mo, noon yung angkas, wala nga angkas noon eh. Habal-habal lang gano'n. Tapos ngayon, na pag nagagawa na din ng content, di ba? Hindi mo alam kung paano nag-evolve yung mga tao ngayon eh. Pahitik na kasi ng pahitik ngayon, mami. Kaya nga, baka susalipan na tayo, kuya. Hindi ko na. Di ba? Kaya di matatabi. Hindi mo masasabi, baka susunod, lumilipad ka naman. Factor, oh. Hindi ma'am, kasi sabi doon sa prediction, year 3000, mapag-aaralan na ng mga tao na ano, maging, ano tag dito, mamuhay sa ilalim ng dagat. Ay, grabe! Oh, ma'am! Yung submarine? Hindi nga submarine eh, parang ano, may community na sa ilalim ng dagat. Tapos di ko alam kung paano hihinga, siguro may mga ano na sa ulo, tapos ganun. Mayroon yun, ako. Mapag-aaralan daw, yun ang sabi. Doon naman kasi nga, mukhang imposible nga yung cellphone eh, capturing eh, parang imposible, diba? Tapos na yun. Ngayon parang, wala, normal na lang. Normal na lang. Saka pwede nga, dahil dyan. Yun nga sabi nun ma'am, sabi sa ano, prediction. Tapos, yung mga hayop mag-i-evolve pa daw. Ay grabe, wag naman sana. Hindi, mag-evolve. Mag-evolve. Kumbaga may mga bagong species na lalabas pagdating ng panahon, mga ganun. Man-made na mga animals. Grabe. Hindi, ano talagang parang ano, natural. Yung mga bagong discovery. Opo, kumbaga yung parang ano, bagong mix, parang mga ganun. Ah, hybrid. Parang ganun, kaya ang galing eh. Ayos, oo. Tapos yung AI, lalabas din daw sa picture mo AI. Ay, for sure na yun. Yun ang nakakatakot nga daw eh, kasi papalitan rin mga tao eh. Yun ang sabi-sabi. Yun lang. Yung workforce, di ba yung labor ng tao, mawawalan na ng work. Maraming mawawalan daw talaga ng trabaho. Kaya dapat mag-evolve din, I mean, mag-adapt din tayo sa change. Ito ganyan sa mga negosyo. Wala na yung ganyan sunod o, yung mga pro, di ba? Nga sa Jollibee, meron na. Oo, mawawala lahat yan. Mapapalitan lahat ng robot yan. Yung mga nagsiserve na ng robot eh. Kaya yun nga, dapat nga talaga makaisip ka din eh. Kaya kasi mag-adapt talaga, kasi change is constant eh. Tama ma'am, yun lang yung permanente sa ano eh, sa buhay natin eh, pagbabago yung talaga. Yung walang forever type of bagay. Sarap. Walang forever talaga. Sa bagay ma'am, wala talagang forever. Sa bagay. Huwag tayo umasa. Pero alam mo ma'am, sa ano, tawag dito sa ibang bansa, may pinag-aralan sila ma'am. Ano, tawag dito sa daga ata yun, sa daga. Kasi siyempre yung mga scientists, puro daga naman talaga yung pinag-aaralan nila eh. Ano ma'am, yung na-reverse nila yung ano, aging process ng ano, yung parang aging na-reverse nila. Yung taga na ano, parang medyo matanda na, naging bata, parang ganun. Parang pinag-aralan talaga nila. Sabi nga daw, plano nila i-apply sa human. Sa human. Diba, matanda ka na. Kasi sabi yung risk noon na, I mean, sample mo i-apply i-experiment with the house. Siyempre, maraming mamamatay. Siyempre, hindi naman agad successful yun eh. Unless na lang na yung mga taong willing naman na mag-cooperate sa mga experiment. Hindi po yung wala na silang pakialam kung uuhin sila. Hindi ba madalas yung mga ganun, ano, deal with the devil yun eh. Ay, ganun. May ganung experiment dati ma'am, sa ano naman. Mahilig kasi ako manood ng mga ganyan. Yung sa ano naman, sa mga ano, may scientist dati, ang gusto niya ma-invento yung hindi matutulog yung tao ng 2 linggo. Kasi gagamitin sa ano, gera. Yun sana gamot na i-inventuhin niya para gamitin sa gera. Siyempre, pag hindi matutulog, eh, siyempre advantage nila yun sa mga gera. 24/7, So, para matest yung ginawa niya, tinest nila sa mga prisoners. Tapos ang sabi nila sa mga ano prisoner, once na matapos itong experiment, nakakalaya na kayo. Siyempre, yung mga... Napanood siya yung ganyang experiment. Siyempre, yung mga yun, siyempre, gusto nyo ba naman gusto hindi lumaya? Pumayag sila. Tapos yun, sa kanila yung eksperimento yun, ma'am, yung parang yung ano nga, gamot-gamot na yun. Ayun, ano, yung naging epekto, ano, hindi talaga natulog.
Kaso para silang naging ano, para silang nabaliw, parang gano'n. Nawala sila sa sarili, alam ko eh. Nawala sila sa sarili. Tapos yun nga, yung mga itsura daw nila after 14 days, wala na, hindi na mukhang tao. Oo, nag-iiba na. Tapos siyempre mawawala na sila ng sense ng time, ng araw, kung anong araw na oras, di ba? Kasi hindi sila nalabas, tama. Lagi na lang daw nila hinahanap yun, parang usok nga ata yun eh. Lagi na lang nila hinahanap yung usok. Kaya wala na sila sa sarili nila. So hindi rin naging successful yung experiment, wala din nangyari dun sa ano, patay din silang lahat. Pag ganyan na rin ako, kaya na. Good luck na lang. Pero kasi ma'am, lahat kasi talaga ganun eh. Puro sa hayop nga eh, lahat. Kung ano meron tayo ngayon, puro sa hayop muna tinesting. Oo, tama. Kahit nga yung mga vaccine natin eh, lahat naman pinay sa hayop eh. Nung nakausap ako ma'am, ganyan eh, estudyante siya, parang sa mga ganyan din, nag-invento daw sila ng gamot. Sabi niya, pinakamalapit daw kasi sa atin, daga. Sabi niya, pinakamalapit kasi sa atin, kuya, daga eh. Mag-isip? Sabi niya, pati daw yung loob, yung mga ganun. Ay, we. Sabi niya, ano talaga, daga, kaya puro sa daga pinag-practisan. Tsaka daw yung mga ganun daw, may ano daw ng ano yan, gobyerno, ma'am. Hindi daw sila pwede pumatay ng pumatay. Kumbaga, parang ang tawag dito, parang pinayagan ng gobyerno. Oo, parang ano, approve naman. Oo, approve, ayun, hey, approve. Every government naman kasi meron tinatawag na ganyan eh. Actually, ito lang ha, walang kumarik na ito. Pero ganun din eh, yung mga sakit, minsan, galing lang, ginawa lang din ng tao. Totoo ma'am, totoo daw. Lose din ng gamot, ang gawa din ng tao. Ito, business na yun. Business? Diba? Lahat naman business talaga. Tama, kung may problema, kailangan ng solusyon. So, ikaw kung ano ang problema, edi ikaw na din makalam mo ang solusyon. Minsan nga, meron na talaga silang gamot eh. Pero ayaw nilang ilabas. Tama. Siyempre, pag nagamot, na-cure agad. Wala na negosyo. Wala na, lugi na negosyo. Saan para saan pa yung ospital? Yun nakakatakot. Pag nag-isip ng malalim talaga sa nangyayari sa baligid ko yan. Business talaga lahat. Lahat ng gumagalaw sa atin, business. It's either kung ano man, kung makalus man. Parang ano talaga. Kailangan mo na lang talaga maging matalino din eh. Kasi wala eh, puro yung ano eh, parang lahat na nangyayari sa paligid, puro ano, business. Kaya, ano din talaga, mag tawag dito, magsipag ka ng sarili mo talaga kasi wala kang didependa dito. Ganda nun mama, magsipag ka ng sarili mo kasi wala kang didependa. Ano, didependa? Ay, nabubulol ako. Hindi kasi ako Tagalog, kaya alam mo, hindi. Dedependehan, ayun, oh, ganun. Ayun. Wala kang didependehan dito. Sarili mo talaga at the end of the day, kaya nga, ma'am, tama. Sariling tayo. Ano mo pa ginagawa niyo sa buhay, ma'am? Matanong ko lang, ma'am. Medyo na-curious tuloy ako sa ano niyo, ma'am. Lalim ng pananalita niyo, ma'am. Malalim kasi hindi ako fluent sa Tagalog talaga. Natuto lang ako dito. Sa kayo fluent, ma'am? English? Hindi. Sa Ilonggo. Ilonggo. Okay. Ilongga ako eh. Ilonggo. Oh, magaganda daw ang Ilongga, ma'am, ha? Ay, totoo. Wow! Ano gusto ko, ma'am? Tingnan ko mamaya sa salamin, ha? Tingnan natin, ma'am, pagbaba niyo, ma'am. Nag-disappoint ka lang. Grabe, hindi mga ganun, ma'am. Tatahimik na lang ako, ma'am. Bonjo ka. Charot lang. Tahimik, alam mo na. Ayun, ma'am. Ano maginagawa niyo ngayon, ma'am, sa buhay? Matanong ko lang, ma'am. Ako ay kakabalik ko lang sa Manila. Nag-supply kasi ako. Nag-start ako ng business 2 years ago. Ang 2 years lang, actually. Tapos kaya ako ng mga agriculture products sa mga baboy, manok, sa farms. Pero organic lahat yun. Oo. Nagsusupply, ma'am. Ibig sabihin kayo gumagawa? Ganun? Hindi. Meron din ako kung kinukuhanan. Ako yung nag-distribute sa mga farmers. Parang middlewoman kayo, ganun, ma'am. Parang ganun na. Pero parang meron ka ding own store mo, parang ganun. Hindi, ala ka lang kinikita niyo, ma'am. Kasi siyempre, dumadaan lang sa inyo eh. Wala kayong parang ano eh. Parang, ang tawag ito, dumadaan lang, tapos napapatungan nyo na, parang ganun. Pwede, pero siyempre may own expense din yun, Yun nga, yung gusto kong pag-aralan, ma'am eh. Kasi sa amin sa Nueva Ecija, ang daming bigas. Rice granary yung Nueva Ecija eh. Ma'am? Rice granary yung Nueva Ecija. Ibig sabihin, rice capital. Yung percentage ng rice production doon, malaki. Yun nga, ma'am. Sabi ko, kuha kaya kung ano. Sabi ko, dahil pala, may sasakyan ako. Kuha ko ng mga ano, bulto-bulto, mga nasako-sako mga bigas. Tapos daling ko dito sa Maynila, bagsakan ko yung mga bigasan dito. Pwede, ganun. Ganun nga sana plano ko, ma'am. Yun nga parang ganun sa inyo, di ba, ma'am? Oo, pero asa ka akin naman, yung mismong pagpapalaki ng gulay, ng
palay, na mga baboy, yun yung parang supplement naman nila. Kesa mag-synthetic, kasi yung pinakain natin ngayon, naku! Puro ano, may halo. Hello. Kaya yung advocacy namin, ng organization namin, to produce organic, healthy food, both sa mga livestock, piggeries, even sa yung mga rice na kinakain natin. Pwede maganda yun, ma'am. Kasi siyempre, natural. Ito lang yung pagkain natin. Kaya, self-sufficiency talaga, same time. Ito, less yung expense. Kasi, mas mahal ngayon yung chemical. Yung abono, compare sa organic, kuya. Kaya, mas maganda yun sa inyo, ma'am, no? Yes, very noble yung advocacy. Doon tayo, kuya. Ano tayo? Ay. Ang haba ng kwentuhan natin, ma'am. Kain mo tayo, mami, ay na may mamihan. Nabitin sa kwentuhan. Long life, mami. Nakarating na pala tayo dito. Ay, hindi ko na pala. Dito na pala. Sige, ma'am. Nabitin sa kwentuhan, ma'am. Ano ba pangalan ng ano niyo, ma'am, business niyo? ACAP. I mean, Aquatic Cage Agritech sa Lagos. Aquatic Cage? Paano ko ba? Masasend ko ba yun dito sa Joyride? Sige, ma'am, check ko na lang sa Facebook. Ay, follow nyo ako, ma'am. Tapos message nyo ako. Sige. Maliit pa yung channel ko, ma'am. Okay lang ba? Okay. Lahat ng mga malaki galing sa maliit. Sabagay, ma'am. Sabagay, ma'am. Kahit katulad ko ngayon, maliit lang yung business ko din sa ngayon. Aniniwala kong lalaki din yan. Bumayad muna ako. Ay, mga pala, ma'am. Mama ba yung kwento? Ito matawag. Tsaka na ako manilibre, ma'am. Pag mayaman na ako, ma'am. Makita ko lang masenso ko, okay.